Dear Lady Love TV. Ex-wife revenge to a ruthless billionaire. Ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikawalong bahagi. Napapagod ako at gusto ko nang umuwi para makapagpahinga. Pero mas dinaig ng takot ko ang pagod na nararamdaman ko. Kanina pa ako tapos maligo pero nanatili lang ako rito sa bathroom habang nakaupo sa malamig na tiles ng sahig. Wala pa akong damit at ang tanging panlaban ko lamang sa lamig ay ang sarili ko lang din. Yakap ko ang tuhod ko habang nakapatong ang baba ko sa tuhod ko. Iniisip ko kung ano ang sasabihin ko kay Tyrone. Iniisip ko kung paano ko ipaliliwanag sa kanya na sa pangalawang pagkakataon ay nangyari ulit na nagising ako sa ibang kwarto. But this time, ay may ibang lalaki akong kasama. Mariin akong napapikit at hinayaan ang sarili kong ilabas lahat ng sama ng loob ko sa pamamagitan ng pag-iyak ko. Bakit ba naging ganito ang buhay ko? Saan ba ako nagkulang kaya pinarurusahan ako ng ganito? Ano ba ang naging mali ko? Sa isang iglap, ang masayang buhay may asawa ko ay biglang gumuho dahil sa kapabayaan ko. Kabaya ba talaga ako o may tao lang sa likod ng kamalasan ko? Napahumindig ako dahil sa naisip ko at pilit na inalala sa isipan ko ang nangyari noong unang nagising ako sa tabi ng ibang lalaki. Kasama ko noon si Lay sa mall, but that time ay hindi lang kaming dalawa dahil kasama niya ang boyfriend niya. Kasama ko sila mula umaga hanggang sa namilipit sa sakit ng tiyan ang boyfriend niya. They left me at the restaurant para dalhin ni Lay ang boyfriend niya sa ospital. When they left, I was about to leave the restaurant when Luna came. She was with someone. Dahil kahit noong pinanghihinalaan ko silang dalawa ng asawa ko, ay wala naman akong naitanim na sama ng loob kay Luna, lalo pa at lumipat na kami sa Maynila ni Tyrone. Sandali lang kami nag-usap ni Luna. Pagkatapos ay nag-aya ang kasama niya to have a dessert. I declined but Luna insisted. That's why I ordered some ice cream. But before the ice cream arrived, they left because of an urgent matter. Nang tikman ko ang ice cream ay bigla na lang akong nakaramdam ng hilo and just like what happened yesterday, I fainted. Pero noong una ay nagising lang ako ng walang kasama. Akala ko nga noon ay walang magiging problema. Pero nang nagbago si Tyrone at nanlamig ang pakikitungo sa akin, ay kinausap ko siya. Iyon ang unang beses na nakita kong nagalit siya. Pero naging maayos din naman kami. Naging malala talaga ang sitwasyon nang magbuntis ako. Na-aksidente siya. But my husband is too kind to forgive me. Dahil sa ikalawang pagkakataon, ipinatawad niya ako. But the past keeps repeating itself. And this time, ay mas malala ang naging kasalanan ko. Malaking pagkakamali ang nagtiwala ako na walang mangyayari sa akin. Sana, sa una pa lang na nakita ko si Luna sa mall ay hindi ko na lang napabayaan. Sana, sinabihan ko na lang si Lay na nakita ko si Luna sa mall. Sana lang. Kung alam ko lang na ganito makipaglaban si Luna, sana mas naging matalino pa ako. Ano ba ang laban ko sa isang tuso na katulad mo? Pero hindi ako papayag na matalo nang hindi man lang lumalaban. Hindi ako papayag na hindi sabihin kay Tyrone ng lahat. Tanga ka ba, Maria? Sa tingin mo, maniniwala sa'yo si Tyrone? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ng asawa mo? Baka nakakalimutan mo na gusto ka ng hiwalayan ni Tyrone at magsama sila ni Luna. Halos nanlumo ako sa huling naisip ko.
dahil hindi ko maiwasan ang maisip na baka isa rin si Tyrone sa nag-set up sa akin, lalo pa at nakita ko siya kahapon sa mall. Ang kailangan kong gawin ngayon ay kausapin si Tyrone pagkatapos ay si Luna. Kung ang pakikipag-usap sa kabit ng asawa ko ang magiging dahilan ng katiwasayan ng pamilya ko, ay gagawin ko ang lahat para bumalik kami sa dati. Dahil sa naisip ko ay nagkaroon ako ng pag-asa. Nagmamadali akong nagbihis at lumabas ng paliguan. Pero laking gulat ko sa naabutan ko. Si Luna ang nagutos. Hawak ni Sid ang kamay ng lalaki habang nakahiga ang huli sa sahig. Kaawa-awa ang itsura ng lalaki dahil putok ang mga labi at kilay nito. Natuyo na ang dugo sa anhi ng pananakit ni Sid dito. Tapos ngayon nga ay nakatapak pa ang paa ni Sid sa pisngi ng lalaki na hanggang ngayon ay hindi ko pa makilala. Huwag kang sinungaling. Sino? Sino nag-utos sa iyo na ganituhin ang asawa ni Tyrone? Galit na tanong ni Sid sa lalaki subalit ngumisi lang ito at hindi na nagsalita. Kaya nang malakas itong sipain ni Sid sa mukha ay tumalsik ang ngipin nito at nawalan ito ng malay. Patakbo kong nilapitan si Sid at hinila siya sa braso. Tigilan mo na iyan, Sid. Napatay mo na yata ang taong iyan. Gilalas na saad ko. Nang tingnan ako ni Sid ay minahagip akong emosyon na hindi ko mabigyan ng pangalan. You're too naive, Maria. Hindi porket probinsyana ka ay hindi ka na magiging aware sa paligid mo. May mga taong gusto kang saktan. Nasa paligid mo lang. Pero dahil masyado kang mabait at mapagtiwala ay napapahama ka. Sigaw niya sa huli niyang sinabi. Pero ayoko ng ginagawa mo. Imbis na ibigay natin siya sa pulis, tingnan mo kung ano ginawa mo. Baka mahuli pa tayo dahil sa ginawa mong yan. Do you think papayag ang asawa mo sa ganoon? Sarkastiko niyang tanong sa akin kaya natahimik ako. What do you mean? Hinawakan niya ang baba ko at itinaas. May iniingatan na pangalan ng asawa mo. Kaya mas pipiliin pa niya na ipasalvage ang lalaking yan kaysa mahuli ng pulis at gumawa ng ingay na ikasisira ng pangalan niya. Hindi ganyan ang asawa ko. Nauutal kong pagtatanggol kay Tyrone. Nang magkaroon ng tunog ang pangisi niya ay napikon ako kaya ang lahat ng negatibong emosyon ko ay sa kanya ko nabaling. Ikaw ha, akala mo naman ay sobrang bait mo. Ano ang akala mo sa sarili mo, santo? Why are you here? Nakapagtataka lang na nandito ka at alam mo kung nasaan ako at alam mo ang sitwasyon ko. At bakit ganyan ka na lang kung makapag-isip ng masama sa asawa ko? Magkakilala ba kayo? Inis na sigaw ko sa kanya. Ay nako, Maria, I can't believe you're telling me that nonsense now. Ganyan ka ba magpasalamat sa taong tumulong sa'yo? Dahil sa frustration ay pinaghahampas ko siya. Siguro ay kilala mo si Luna. Siguro ay kasabwat ka niya para makasira kami ng asawa ko. Hindi siya nakapagsalita at sandali lang nakita sa kanya ang pagkabigla. Yeah, that's right. Tama ako. Diba, kakampi mo si Luna? Sa dami ng lalaki sa buhay noon, hindi na ako magtataka kung isa ka sa mga lalaki niya. At dahil may gusto si Luna kay Tyrone at may gusto ka sa akin, pinaplanan yung dalawa ni Luna na magkasira kami ni Tyrone. Walang hiya kayo. Halos hingalin ako sa mabilis na pagsasalita ko. But to my dismay ay tumawa lang siya. Kaya malakas na sampal ang idinapo ko sa mukha niya bago ako nagmamadaling lumabas sa silid na iyon. Hindi ang katulad ko ang madaling maghusga sa mga tao. Lalo pa at kung tutuusin ay may utang na loob ako kay Sid. Pero iyon lang ang naisip kong dahilan. Wala akong pwedeng paghinalaan kundi si Luna. Alam ko rin naman na hindi magagawa ni Luna na mag-isa ang plano niya. Kaya alam kong may katulong siya. Alam ko na magkakaroon ng kasagutan ang mga tanong sa isipan ko. Wala ako sa sariling sumakay sa taxi. Ang alam ko lang ngayon ay may masamang kalalagyan ako sa oras na makarating kay Tyrone ang nangyari sa araw na ito. Ang nangyari na may katabi ako sa kama na ibang lalaki. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang gusto ko lang mangyari ay makauwi ako at may paliwanag kay Tyrone ang lahat. Ang concern ko lang ay kung paano ko ipaiintindi sa lahat ang asawa ko. Ma'am, saan po kayo? Agad kong nagpunas ng luha nang lumingon pa sa gawi ko ang driver. Sa village po, malapit na po tayo, Manong. Sabi ko rito sa kabila ng paghikbi. Laking pasalamat ko dahil hindi na nag-usisa pa ang driver.
Ayoko rin kasing magsalita pa dahil tumitindi pa ang pag-iyak ko. Na makarating ako sa gate ng village ay saka ko lang napansin na wala pala sa akin ang cellphone ko. Lalo na ang purse ko kaya wala akong pera para ipambayad sa driver. Kaya ang ginawa ko ay hinubad ko ang bracelet ko at iyon ang iniabot ko sa driver. Iyan lang po ang maibibigay ko kuya. Wala akong cash kaya iyan na lang. Maibebenta mo po iyan. Natatarantang paliwanag ko habang tumitingin sa labas ng bintana. Huwag na ma'am, huwag ka na lang magbayad. Libre na ang sakay para sa'yo. Hindi ko mababakasan ang kakaiba ang mukha ng driver. Bagkos ang nakikita ko sa mukha niya ay awa at pangunawa. Pero kuya, okay lang po. Pagpupumilit ko pa at pilit na inabot sa kanya ang bracelet ko. Tanggapin niyo na po para makauwi na ako. Isang mahabang buntong hininga ang pinahawalan niya bago niya inabot sa akin ang bracelet. Tumango pa ako dito bago nagmamadaling bumaba sa sasakyan. Na makababa naman ay patakbo akong pumunta sa gate. Mabuti at agad akong nakita ng guard kaya pinagbuksan nito ako kaagad. The guard offers to take me to our house using the golf cart. Kaya pumayag na ako pero isang malaking pagkakamali ang ginawa ko dahil mas napadali ang sentensya ko. Sa labas ng gate namin ay naandun si Tyrone at naghihintay. His face still unclear lalo pa at may kalayuan pa ako sa kanya. Kuya Ben, dito na lang po ako. Halos hindi na ako magkandatuto sa pagsasalita dahil sa lumukob na kaba sa akin. Mabuti na lang at nakakaintindi ang guard kaya huminto ito kaagad. Kung may problema po ma'am, sabihin nyo lang po. Hindi po sa tinatakot ko kayo. Kagabi pa kasi galit na galit si sir at hinahanap kayo. Kaya ho kung kailangan nyo ng tulong ay huwag kayong mahiyang magsabi sa amin. Tumango na lang ako rito at nagpasalamat bago bumaba. Halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko dahil sa takot para sa asawa ko. But Tyrone makes move. Salubong ang kilay nito habang papalapit sa akin. Ang mga sunod na nangyari ay ang inaasahan ko. Katulad ng nasa isipan ko na gagawin niya, ay isang malakas na sampal ang idinapo niya sa mukha ko. When I was about to fall on the ground, marahas niyang hinawakan ang braso ko at itinayo ako. I didn't know that I married a slut. Isang pagkakamali ang pinakasalan kita. Yan ang totoo, Maria. Dahil hindi ka pala mapagkakatiwalaan. Sigaw nito kaya napayuko ako. Napayuko ako sa sakit at sa tindi ng kahiyan, lalo pa at may mga tao sa paligid namin na nagsimulang magbulungan. I didn't know that these mighty people would stop on their everyday routine just to watch a scandalous act. Please, Tyrone, huwag dito, please. Nakakahiya. Aray! Sigaw ko kasabay ng paghawak sa buho kong pasabunot nitong hinila. Nahihiya ka? Nahihiya ka sa mga taong nandito? Pero hindi ka nahiya sa sarili mo at gumawa ka pa talaga ng eskandalo na ikasisira ng pangalan ko. Hinawakan niya ako sa batok at itinayo ng matuwid. Pagkatapos ay iniharap niya ako sa mga taong nanunood lang habang sinasaktan ako ng asawa ko. Look at my wife. Look straight to her. Mula sa pagiging magsasaka at pagiging amoy lupa, ay inahon ko siya sa hirap. Pero tignan ninyo naman ang isinukli sa akin ng hampas lupang ito. Dalawang beses niya ako niloko. Dalawang iba't ibang lalaki na nakaniig niya. Mas lumakas ang bulungan sa paligid. Imbis na saway nila si Tyrone dahil sa ginawa nitong pananakit at pagpapahiya sa akin, ay kung ano-ano pang sinabi nila sa akin. Mga paratang na wala namang katotohanan. Nililibak nila ako at kahit hindi nila alam ang totoong nangyari sa akin, ay ganoon sila magsalita. May kumuha pa ng videos at pinagtatawanan pa ako. Pero wala akong magawa, dahil kahit ang magsalita para sabihin ang totoo, ay wala akong lakas. Wala akong lakas para ipaliwanag na wala akong kasalanan at hindi ko ginusto ang nangyari sa akin. At alam niyo ba kung saan galing tong magaling kong asawa? Sa lalaki niya lang. Sa lalaki niya lang naman. Natulog siyang katabi ang ibang lalaki. Naging matindi ang paghagulhol ko habang umiiyak. Hindi totoo yan. Tyrone, kahit kailan ay hindi kita niloko. Mahal kita. Mahal na mahal kita at alam mong ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Na mahal kita kaya kahit kailan ay hindi ko magagawang lokohin ka. Hindi ka lang malandi, Maria. Sinungaling ka pa. Pakiramdam ko ay kumapal ang pisngi ko dahil sa lakas ng sampal na iginawid niya sa akin. Pasalampak akong naupo sa sahig at halos mawala ako sa katinuan
nang magsimulang umagos ang dugo mula sa gitna ng hita ko. Nahihintakutan akong humingi ng tulong kay Tyrone. Tyrone, help me. Pakiusap ko pa rito pero para itong pako na itinulo sa kanyang kinatatayuan. Umiiyak na ako habang itinataas ang kamay ko para humingi ng tulong, pero walang sino man ang nagtangkang lumapit sa akin para tulungan ako. Ang baby ko, tulungan niyo ako, please, save my baby. Pinilit kong tumayo pero wala na talaga akong lakas. Nagmamakaawa akong tumingin sa gawi ni Tyrone pero nakita ko ang pag-iling niya bago niya ako tinalikuran. It's better this way, Maria. Saad niya. Mas mabuting mawala ang batang iyan para sa ikatatahimik nating pareho. Nagsimula itong maglakad at hindi man lang ako nito nilingon. Hindi ito ang Tyrone na kilala ko. Hindi ito ang Tyrone na nangako sa harap ng altar na mamahalin ako. At higit sa lahat, hindi siya ang Tyrone na asawa ko na iiwan ako sa ganitong sitwasyon na para bang hinahayaan niya na akong mamatay. Tyrone, huwag mong gawin to. Huwag mo akong iwan. Halos mabaliw na ako dahil sa pagguhit ng sakit sa bandang puson ko. But I have to fight this weakness inside me. Para sa akin at para sa anak ko. I tried to get up pero kahit ang ikilos ng kamay ko ay hindi ko magawa. I was about to give up when the guard rushed towards me. Nakita ko si Doktora. Bago ako ginupo ng kadiliman. Makaligtas kaya ang bata sa sinapupunan ni Maria sa pagkakataong ito? Paano niya muling haharapin ang mabigat na pagsubok na ito sa kanyang buhay? Samahan niyo kami muli bukas sa ganito ring oras para sa mas tumitindi pang mga tagpo ng kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.